Okay, so mga moose, ano, tapos na yung fishing natin. Actually, tag-fishing pa ako, pero wala na akong masasabi pa dito eh. Kasi yun lang, napaka-child-friendly nitong lugar. So kung may anak kayo at gusto nyo introduce sa fishing, dito maganda. Kasi sobrang-sobrang daming isda, no? So saglit lang aantay ng anak nyo. Siyempre mga bata, mga moose, mainipin pa yan. So saglit lang yung aantay ng mga bata, meron silang agad mauhuli, no? Tapos yung mga paen, pwede kayo bumili dito na. Kung wala kayong dala, pwede din kayo magdala ng paen. Tapos yun lang, bili lang kayo ng pagkain nyo dito, pwede na kayo mag-fishing. Yun nga, the best punta dito ng weekdays. Kasi pag weekdays, wala masyadong tao. So hindi nyo kailangan magmadali kumain, magmadali mag-fishing, and definitely hindi crowded. Isa pa masasabi ko kung bakit na maganda dito yung pambata, kasi sa mga bata kasi walang tatapakan na putik. Kumbaga lahat ng ano, tadaan mo, sementado. So walang issue na dudumi, magdudumi anak nyo, ano. Tapos if in case wala kayong fishing rod, pwede kayong magbaon ng sarili nyong fishing rod, or mag-rent kayo dito, or hindi ko alam kung pinaparent ba yun o pinapahiram lang yung kawayan, tsaka tansi, tsaka sima, ano, tau-tau tawagin. So mga mga sayo, naka-fish on ako dun sa kabila, sa kabilang pond dun, no? Dito, napakalaking dalag, grabe. Yun ang pinakamalaki kong dalag, kaya lang hindi ko na-video yun mga mausay. Yung GoPro ko nandun eh, nandun, no? Naiwan ko, tapos dito ako nag-ano, naglulure ako dito. Nag-ano ko, minos, kasi nag-target nga na akong gurami eh. Ang laki ng dalag, grabe mga mausay. Yung pinakamalaki kong dalag, PB sana yun. Kaya lang wala akong dalang ano, salok. Kakamayin ko na sana, kaya lang pumasag eh. Takot ako, baka masima ako. So tingko ito kong GoPro, no? Uli ka! Woo! Fish on! Again! Okay. So mga mausa, kaya pala nakawala. Nung nandito na siya, kinakamay ko na siya eh. Pumasag siya ng malakas, nakawala. Nabali pala yung hook ko. Nabali mga mausa yung ano ko. Kita ba? Saan ba ang camera? Ayan. Nabali yung hook ng ano, treble hook na maliit, nabali niya. Mahina na yung treble hook ko kasi may konting kalawang na eh. Papalit ako ng isa pang mino, may isa pang mino dito eh. Excited ako mga mausay. Exciting. Yan ang gusto ko pag lure fishing talaga mga mausay, no? Grabe. Laki, PB sana yun, no? Maputi yung mga dalag dito. Yung mga isda dito mauputi. Isoy. No? So try pa natin mga mausay, no? Sigurado meron pa yan. Imposible nag-iisa yun. May asawa yun mga mausay. Tatandaan nyo mga mausay, pag nakauli kayo ng dalag, garantisado may asawa, no? Yun ang rules niyan. Para sa akin, ha. Medyo masikip yung drag ko. PB sana. Sa pa. Nandiyan ang asawa niyan. Mga mausay, naiiniwala ako may asawa yan. Hindi ako naniniwalang mag-isa yan. Walang dalag na lonely, no? Yan, perfect. Manigurado nandun yun kung saan siya nahuli. Kasi hinahanap niya yung asawa niya. Yun, no? Saan niyo yun? Ano yun? Uli ka! Woo! Fish on! Again! Oh! Lakas ah! Hindi to dalag! Iba to! Iba to mga mausay! Hindi dalag to! Oh! Tumudok-dumudok-dok ah! Woo! Tumudok-dok! Ay!
hindi, dalag pa rin pero malalakas. Ang lalakas ng dalag na to, mga mausay. Grabe. Fish on, mga mausay. Ang lalakas ng mga dalag dito, dumudok-dok. Kala ko hindi dalag. Grabe, tingnan mo naman, oh. Oh, sport fish, na, mga mausay. Happy ko sa'yo, mga mausay. May asawa yan, hindi yan nag-iisa. Laki. Oh, tingnan mo. Yung kamay ko, oh. Uy. Isa pa. Woohoo. Lapla naman. Ah, hindi, tilapia na gold. Ooh. Ooh. Wait lang, mga mausay. Oh, big size. Pakita lang natin sa mga kasama natin, huli natin. Ah. Oh, nahuli ko sa minos. Mas malaki pa dito yung isa kanina, pero asawa niya to, tingin ko eh. Gagod, laki. Ito po. Oh, tanga na, may isa pang jumbo. Ah, oh, puta na to. Parang... Oh, laki bro. Dalawang sapatos, oh. Halos. Ito pa, sama pa. Buhay pa nito ang lalaban ko eh. Buhay pa parehas yan. Taka ng last ito. Last nga, drag yan. Hello. Ayoko na mag bait and wait, mag minos na lang ako. Saya. Yan lang hinahanap ko, mga mausay, no? Kasi mas masarap, ewan ko ah. Hindi ko alam, mga mausay, ah. Pero sa akin, mas masarap yung kagat ng salur na huli kaysa sa bait and wait lang. Sa akin lang yun, mga mausay. Yung excitement na biglang ginaganong pinipitik-pitik mo, biglang may humatak, may sumunggab sa... Parang may bumatak na ganun sa ilalim, mga mausay, no? Yun yung hinahanap-hanap ko sa fishing, sa totoo lang. Parang sinusunggaban yung lure ko, pinabatak bigla. Magugulat ka. Akala ko hindi dalag yun, eh. Lakas, eh. Grabe. Power yung kagat, mga mausay. Ang sarap pala hulihin yan sa lure na minos. Kasi all this time, mga mausay, laging top water ang panghuli ko dyan eh. Hindi minos eh. So ngayon ko lang na-experience yung kagat niya sa minos. Maganda pala. Malakas. Sige. Kala ko strike eh. Strike. Strike, sayang. Ba't hindi nadali? Why? Solid na strike yun ah. Ha? Mga talon. Na-strikean ako ng isa. Yung may mga gumagalaw sa tubig, inupukulan mo yun oh. Yung kanto na yun, yung may mga structure. Mahilig yun sa may mga structure eh. Dito ko nahuli yung sa akin eh. Dyan. Dyan sa pinupukulan ko na yan. Dito oh. Banda dyan. Try mo dyan. Sa mga kanto yun eh. Tama yung kinakasan ko. Kanto nitong damo, kanto doon, kanto din eh. Ano to? Nakuha ko damo. Huwag kang mapuputol. Sayang surinoya. Ayun, nakuha. Ah,
Hindi, linya ng iba ang nakuha ko. Oh, nylon. Fishing rod na natangay ng isda. Oh. Oo nga, fishing rod nga na natangay ng isda to. Isang buong rod. Nakawayan. Ayun. Ayun yung rason kung bakit sa wallet ko lagi akong may kutsilyo. Mga gantong mga senaryo, no? Hindi ka na magtatanggal. Tapos na. Hook na bali, oh. Bali yung hook ng ano, fishing rod. Yan. Ibig sabihin may malaking isdang pumangay dun. Tapos dun nagpunta para magtago. So in short, kasi nanturo sa akin ng tatay ko eh, pag yung dalag nahuli mo malaki, may asawa. Oo, lagi yun. Kaya tinan mo, nahuli ko siya, diba? Doon ko siya nahuli, dyan siya nakawala. Inukulang ko ulit doon, meron pa isang kamukha niya. May asawa siya doon. Hinahanap siya. Hinahanap siya noon eh. Buta na wala yung asawa ko. Ganun yun. Ngayon, yan namang isa na maghahanap. Kaya lang, hahanapin niya. Bukas pa kasi nahuli na siya ngayon eh. Matatakot mong maghanap-hanap yan. Kasi yung dalag pag nasaktan na ngayon, hindi na kagat ulit yan eh. Ayaw na oh. Uli ka! Bukas ba ang GoPro, mga mahusay? Yan ang tanong. Patay yata. Ah, hindi, bukas. Okay. Oo. Ayaw pa lumitaw. Ay, isda, tilapia. hindi. Nasabit sa katawan. Hinabol niya yan, kaya ganyan. Nasabit siya. Lakas ah. Okay. Yun ang mga naman oh. Good size pa, laki oh. taba oh. Parang gusto ko tapon yung tilapia sa cooler natin. Oh, hindi naman liit ng ulo. Yan ang ganyan oh, maliit ulo. Mataas, may bukol sa ibabaw na ganun. Yan ang magandang tilapia, mataba. Uli. Ay, putik. Ay. Muntik na yun. Ayun oh. Ha? Hindi ko alam kung ano eh. Pumasag laki oh. Kita mo? Anong isda ka? So gamit natin no, Surinoya 5 grams mga mosa. Sa medium setup natin. Maganda dito sa medium setup na to mga mosa, itong medium na to. 5 to 18 grams ang ano niya, no? So lahat ng klase ng lure na ginagamit natin pasok na pasok dito sa rod na to tsaka sa reel setup. Oh, sayang! Legit na strike yun. Pumasok sa damo eh. Tumakbo sa damo. Pagbagsak ng lure ko, pumalag siya eh. Tapos ni-strike agad eh. Gurami, please. Isang malaki lang oh. Lord. Isang 3 to 4 kilos lang na gurami.
happy na happy. Isa lang po na 3 to 4 kilos. Wow, laki! Holy shit, ayan na! Gurami! Come on, gurami! Woo! Bukas ba ang GoPro? Bukas, okay. Ah, hindi, dalag pa rin! Woo! Sunod dito! Huwag nang pumalag! Woo! Ang lakas ng initial strike, mga mausay. Kukunin kayo net eh. Layo eh. Lakas ng initial strike eh. Paglapag pala. Hindi, yung ano, pag strike niya, ang lakas. Yung initial na kagat niya. Huli. Lakas eh. Mas maganda, maganda din pala kaya ko itong hulihin sa ano, lure na ganyan, hindi sa frog. Akala ko gurami na eh. Nagdadasal ako eh, gurami eh. Sabi ko, pagkadasal lab habang nagdadasal ako, bigla may strike eh. Nagdadasal ako kay Lord ng gurami eh. Okay, so mga mausay, ulit, thank you so much sa pagtapos ng video natin. Sobrang thankful ako sa lahat ng sa inyong suporta kasi kung wala kayo, wala ako dito sa YouTube. At syempre, sobrang thank you dahil dire-diretso niyo ako sinusuportahan sa almost 2 years natin pag-YouTube. Almost 2 years na tayo nag-YouTube, mga mausay, kasi ano na tayo? May tayo nag-umpisa 2019, no? So magdadalawang taon na tayo dito sa YouTube, mga mausay. So thank you, thank you, thank you so much sa inyong support. Tapos, yun, no? So dyan natin nakapos yung video natin. Kala ko kasi hindi na ako mag-video, kaya nag-fishing ako ng lure. Eh, nagulat ako, ni-strikean ako ng malaking-malaking snakehead, kaya lang hindi ko na-videoan, sayang. Anyway, nakapagpa-strike pa naman ako ng dalawa pa, tapos isang tilapia, ano? So, yan. Tsaka, meron yung yung motivational advice natin ngayong araw na to is focus on the things that you want. And the things that you want will come to you. Okay? Ganun yun. Ibig sabihin nun, mag-focus ka lang dun sa mga bagay na gusto mo. At yung mga bagay na gusto mo, kusang lalapit yan sa'yo, mga mausay. Okay? Minsan kasi, yun ang problema natin eh. Doon tayo nag-focus sa efforts na kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng bagay na gusto natin. Pero hindi tayo nag-focus doon sa bagay na talagang gusto natin. Dapat doon ka muna mag-focus, and then eventually, darating sa'yo yung mga kailangan mong gawin eh, para ma-achieve mo yun. Okay? So, dyan naman tayo, mga mausay. Thank you so much. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Remember, keep on fishing! Grabe, mga mausay, napakainit. Tinan niyo yung pawis ng noo ko. Napakainit, ganyan kainit dito, mga mausay, no?